Wala posibleng mas madagdagan pa ang sanctions na kakaharapin ni Congressman Arnie Teves Jr. Ayon po yan kay House Speaker Martin Romualdez. Ito'y kung hindi pa siya uuwi ng bansa. Pinapurihan naman ni Romualdez ang pagkansila ng Timor-Leste sa hiling ni Teves na asylum. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Karagdagang sanctions, ito ang naging babala ni House Speaker Martin Romualdez na posibleng kaharapin ni suspended Negros Oriental Representative Arnie Teves kung hindi pa ito umuwi ng Pilipinas, lalo't tinanggihan na ng Timor-Leste ang hiling nitong political asylum. Kung hindi pa siya bumalik, in continued defiance ng order natin na tapos na yung travel authority, na deny extension, kumbaga may return to work order na ako sa kanya at kung ayaw pa, pag nag-lapse yung 60-day suspension, yung ethics committee can reconvene. And with other developments, yung sinabi mo na earlier, na deny na yung political asylum niya, dapat talaga bumalik. At kung hindi, there may be another ethics recommendation for further sanctions against Congressman Teves. At sa pagharap ni na Pangulong Marcos at Prime Minister ng Timor-Leste sa isang bilateral meeting sa ASEAN Summit, giit ni Romualdez, posibleng mapag-usapan ng issue ukol kay Teves. I wouldn't be surprised if he not just acknowledge and thank the Timor-Leste leader on the actions taken by his government because it is the right course of action. But President Marcos is one who is very, very respectful of protocols and processes and due process, for instance. He doesn't want to preempt. Pinuri rin ang opisyal ang naging hakbang ng Timor-Leste at sinabing ito ang tamang gawin. Paliwanag pa ni Romualdez, mayroon lamang 5 araw si Teves na umalis ng Timor-Leste matapos hindi aprubahan ang request nito at maaari siyang magtungo sa ibang bansa. Pero babala ni Romualdez, kasi alam ng lahat na may mga aligasyon na harapin mo na lang because yung sinasabi natin kahapon or the other day when we met with the party leaders, yung sinasabi mga the rights, the privileges, and the immunities of a congressman is for the discharge, for the legislative functions that he has to make sure that he can perform as a legislator in the service of his constituents. Those rights, those privileges, and those immunities are not meant for congressmen to use it to evade or to avoid justice. So, Congressman Arnie Teves, umuwi ka na, and face the music, and let justice take its course. Samantala, sinabi ng DOJ na plano na rin nilang ipakansela ang diplomatic at regular passport ng kongresista. May Interpol notice na rin na inilabas kaya't bantay sarado na ang lokasyon ni Teves. Once we file a case, once the NBI files a case with the prosecutors, we can now seek for the cancellation of the passport. The blue notice is there already, actually. What's happening now is that we are informed of his movements by all jurisdictions. Once he enters a certain jurisdiction, they already inform us of his movements. That's why Timor-Leste immediately informed the Philippine government of his presence there. Samantala, naniniwala naman si House Speaker Romualdez na magbibigay daan ang ASEAN Summit para mapalakas pa ng Pilipinas ang relasyon sa mga karatig bansa nito, partikular na sa pagpapalakas sa sektor ng kalakalan, pamumuhunan at seguridad na pakikinabangan anya ng bawat Pilipino. Si Prime Minister Anwar, iniimbita niya si President Marcos at sana naman daw na in pursuit daw of more trade between Malaysia and the Philippines. Yan ang isang ehemplo kung paano makikinabang ang taong bayan kasi with more investments coming from Malaysia, more trade, magkakaroon tayo ng livelihood, trabaho. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.